Nakaranas ng malakas na hangin, makulimlim na langit at panakanakang pag-ulan sa Capiz kahapon. Sa lakas ng hangin, nilipad dito ang isang bahagi ng bubong. Isa sa hinambalos ng malakas na hangin ang Barangay Mangoso sa Sigma, Capiz. Ayon sa PDRRMO ng Capiz, isang buhawi ang nanalasa. Bumagsak ang ilang puno, nadamay pati tricycle at garahe. Walang nasaktan sa insidente. Sa Barangay Mianay, dalawang bahay din ang nasira ng buhawi. Meron pong tumaan kahapon ang sinasabi nila na buhawi dahil nga malakas na hangin ito na naka-apekto doon sa specific area na may estimated lang na mga 30 meters na diameter. So yung naapektuhan actually is buti na lang walang tao, wala tayong casualty. Sa Butuan City, nasira ng malalakas na hangin at alon ang ilang cottage sa beach ng Barangay Masao. Hinambalos ng malalakas na alon ang mga coastal barangay sa Governor Generoso sa Davao Oriental. Nasira ang ilang bangka at infrastruktura. Sa Digo City, Davao del Sur, winasak ng malakas na hangin ang isang gym sa Barangay Kapatagan. Sa Tawi-Tawi, nailigtas mula sa lumubog na speedboat ang dalawang Malaysian at dalawang Pilipino noong Biyernes. Ayon sa Naval Forces Western Mindanao, lumubog ang speedboat dahil sa masungit na panhong dulot ng Bagyong Maring. Sa Tacloban City, magdamag na nakaranas ng pabugso-bugsong malakas na hangin dulot ng Bagyong Maring. Pansamantala namang sinustinde ang paglalayag ng mga sasakyang pandagat sa pantalan ng Liluan at San Ricardo sa Southern Leyte. Sa Palabag, Northern Samar, tinulungan ng mga rescuer ang 50 tao na makatawid sa Sangay Napo River. Tumaas ang tubig sa ilog dahil sa mga pag-ulan. Gumamit ng rescue boat ng barangay at lubid ang mga rescuer para maitawid ang mga residente. Sa Albay, mahigit 80 pasahero ang stranded sa Tabaco Port ngayon matapos suspindihin ng Philippine Coast Guard ang biyahe ng mga sasakyang pandagat papuntang Catanduanes, kabilang sa mga naantala ang mahigit 20 truck at light cars. Namahagi ng food assistance ang provincial government ng Catanduanes sa mga stranded na pasahero. At sa San Jose Occidental, Mindoro, binaha ang ilang barangay dahil sa habagat na pinalakas ng Bagyong Maring. Sa tala ng MDRRMO, 6 na barangay ang nalubog sa baha. Ina-expect ko ito, natatagal pa ito ng ilang araw kasi yung habagat ang nakaka-apekto naman dito sa San Jose lagi. Kahit hindi kami deklarado dun sa signal number, pero dahil highway siya ng higop ng circular ng kaya apektado kami. Kabilang sa nalubog sa baha ang San Jose National High School. Agad namang naisalba ng mga guro ang mga module. Roland Escaniel, ABS-CBN News.